So, ito na ang susi ng siguro million-million. okay. Alam mo kung million-million yung halaga ng kotse, nakakanginig kahit tawa ka mo na. Okay. Mas mahal yata tong kotse kesa sa akin kung ibibenta. Nakakahiyang ulo. Wait lang, magtatanggal yata. Mismo. Wow. Shit, I'm sitting on gold. Evo 9. What I'm sitting on right now, bakit ako nag-English? Naka-English tong sasakyan na to, ah. So, ayun, this is yung Bride Kuga Lomax seats. Hindi na to yung stock na seats ng Evo 9. So, ito, yan, modified na din or pinalitan na din yung mga back seat pati itong passenger seat. Yon na nandito si Faye. Na nandiyan. Hi, Faye. Ganun. Hi. So, tinan mo, naka-neutral. Mamaya, naka-premiera. Okay, it's neutral. Neutral. Dream car, Faye. Dream car. Dream car. Cockpit area ng Evo 9. Super stylish niya lang. Kasi kumbaga sa ibang mga sports car or mga sasakyan, ang dami ng button. So, ito, simple lang siya. And, ang ganda-ganda na niya. Ayun. Shift knob is rally art na din. Carbon! Fan tayo ng carbon. Itong ano, so itong Evo 9, lumabas siya ng 2005. And, tignan nyo naman, mukhang bagong-bago po. Yan. So, dahil naka-turbo timer siya, magsiself. Siya mismo yung papatay sa sarili niya. Mag-turn off. So, ewan ko, 15 seconds yata to. Parang pang cool down. Maupo ka lang dito, kinakabahan ka na agad. So, ayun. Airbags. Yung mga gauges niya. Ito. 220. Kago, 23,000 pa lang natatakbo. Damn. So, grabe! Tapos hanggang 300 yung ano nyo. Yung, kung makikita nyo tong, ayan o. Oh. Hanggang 300 miles ba to o kilometers? No, kilometers per hour naman siya. Kilometers per hour hanggang 300. Oh, hanggang 180 lang ako. Next, andito naman. Oh, all power na din. All power yung windows, tapos yung doors. Ayan, all power na din siya. Sa central, naka-central lock na din. All other the Evos na nandito yung mga buttons. Ditong side yung buttons ng mga fog lights, yung mga mirrors, ditong side na din. Itong head unit neto is naka-2DIN. Yan. Nabusog to. So, tignan na natin yung hood. Excited ka na, babe? Yeah. Super. Tara. Yan. From here, CF yung chain. Yung mags is yung Advan GT na 18 siya. Tapos yung offset niya is 35. And then, meron siyang caliper which is Radical AP Racing na 6 spots. Dito siya. Dito sa harap. Tapos, itong gulong is yung Gredge. Makapanta. Sana pwede itong ilabas. Pero hindi. Na lahat. Ayan. COD pa mo.
Greedy. Greedy na po pala ang strat bar. ARC, yung intake papuntang intercooler. Yeah. Siguro nag-iisip-isip kayo kung ano yung horsepower ng bawat sasakyan na to, tsaka yung torque. So, magsimula tayo sa 4. Anong horsepower is 270. So, 270. Next! Is Evo 8. Umiikot-ikot. So, dito tayo sa Evo 8, yung horsepower neto is 434. Yung torque? So, ang torque niya is 343. Yun nga na sabi ko kanina na nung dating car show is ito yung best modified na engine. So, ang GR tuning parang dinagdagan na lang nila. Parang minodify pa more para maging ganun yung horsepower and yung torque. Next! Igo na! So, ang horsepower niya is 385. And yung torque naman is 340. So, yan! Sana all! Ito tour namin kayo dito sa GR Tuning. And yung GR Tuning kasi, this is kasa siya na based in Baguio. So, auto shop siya na based in Baguio. So, tara! Let's have a tour. Kala mo kung ano na. And guys, dito ko pala nakuha yung engine ko. Yung nakita nyo sa B18. Ay, yung nakita nyo sa EG. Yung nakita nyo sa EG, dito ko din siya kinuha. And sila na din yung naglagay. So, yan. Ang dami yung lifter. Super dami. Ilan? Six lifters. So, kaya niya kayong i-accommodate lahat. Next. Ano pa ba nga dito? Quad time. Quad. So, available din dito yung... available din dito yung mga GT tires. Just contact them. And yun. Isa. Kailangan ko to. GT, baka naman. Shop na din siya. So, mga available na oils din. Dito meron yung Prince lubricants. Tapos, andito na din yung Brembo, Dynamics. Pwede na din kayong kumuha dito. And, syempre, yung Mutul. Po, parang sponsored video. Parang sponsored na, pero baka naman po. Sponsored. So, yun. Tara. Ano ang tawag dyan sa mga ganyan? Wheel balance? Hindi. Brake service. Sige. Wheel balance dyan. May pampa wheel balance na din sila. Ano yan? Machine compressors. Pag-align dyan. Yan. So, dito kasi sa GR Tuning, I'm here with the mechanics nila. So, bakit po dito sa GR Tuning mas maganda or dapat pumunta yung mga tao to repair their cars? Siguro kasi kompleto ang nilang facilities at saka sa services. Mm-hmm. And? Updated yung mga gamit. Nakita nyo naman na super updated talaga yung mga gamit and yung technology na ginagamit in this shop. Ayun. So, thank you po for having us po. So, thank you for Kuya Javi and Kuya Ma. Ayun. And again, visit GR Tuning. So, thank you for watching this vlog and see you on the next vlog.